nandito po tayo ngayon sa Manila Bay, kung saan nilalagyan ng sand. At hindi lang basta sand, yung finish, nakikita nyo yung white sand na yan, yan ang finish niyan. Yan ang nakalagay sa plano na pag natapos yan, yung pinakaibabaw magiging kulay white sand. Ito po ay isang milagro, kasi alam naman po natin lahat na dati yan ay puno ng basura. Yung basura pinalitan ng buhangin. Kaya sa tingin ko, ito ano to eh, miracle in Manila Bay ito eh. Di ba nga? Maraming nagsasabi kailangan daw natin ng revolusyon. Pero ito, hindi ako makapaniwalang mangyayari to na dito sa Manila Bay. Ito palang revolusyon na to eh. Kasi wow, tingin ko walang nakapag-isip na posible to, pero kita nyo nangyayari. Kasi nito yan eh, pag ang Manila Bay ginawa nating white beach, wala nang imposible sa Pilipinas. Lahat kaya na nating gawin. Kasi walang makakapag-predict na ito mangyayari sa Pilipinas, magiging white beach yung Manila Bay. Imposible yan eh. Kaya nga po, yung sinasabi ng mga dilawan na ba't daw inuuna to, dapat yung COVID muna, yung COVID hindi naman panghabang buhay natin yung nasa atin nyo. Darating din naman ang panahon, ang pandemic, isa, dalawang taon lang naman nagtatagal. Isa pa, nakukontrol naman natin, ilan ang death natin? 3,400. Sa Amerika ilan? 191,000. Yung mga dilawan na yan, talagang nagkikilbyo yung mga yan eh. Yung bang, imbis na makita nila, purihin itong nangyayari dito, sasabihin kung ano-ano. Una, dapat daw yung Manila Bay hindi daw linisin kasi magkakaroon ng reclamation. Eh, nililinis nga eh. Ba't mo tatambakan yung isang bagay na lilinisin nga? Yun yung basura, pinalitan nga ng buhangin. Kaya yung mga dilawan, mga NPA na yan, talagang pahirap yan sa Pilipinas eh. Ayaw nilang umunlad ang Pilipinas, kasi pag umunlad ang Pilipinas, hindi na tayo mabobola, wala nang mabobola sa atin. Kasi yung mahirap, kokonti na eh, dahil gaganda na Pilipinas eh. Ito, hindi lang ito basta buhangin na inilagay sa Manila Bay. Ito yung paggawa ng isang bagay na imposible na kaya pala natin. Na pag ito nagawa natin, balang araw dito makakapag-swimming na malinis na dagat. Lahat kaya na natin eh, yung COVID. Darating ang panahon na hindi na kinakailangan yung mga nanay, tatay, anak na pumunta sa ibang bansa para magpaalila. Yung bang mga bagay ba na inaano natin na pinapangarap natin kaya? Ito yun eh, ito na yun eh. Na itong mga dilawan na to, imbis na makita na yung imposible, kaya pala. Puro reklamo, puro paninira, puro killjoy na kung ano-ano yung mga ano na kesyo daw hindi daw to ano makakasira ng kalikasan. Eh di ba dati nga ang nakalagay dito basura?
Nung basura yung nakalagay dito, wala naman silang sinasabing nasisira ang kalikasan. Eh, kung nakakapagsalita lang ang isda, eh tinitay ako sa inyo, mas gusto nila yung bahangan kaysa sa basura. Kaya ito po ang miracle na milagrong nangyayari sa bansa natin na ngayon. Sa gitna ng pandemic, ha? Sa gitna ng pandemic, nangangarap tayo. Sa gitna ng pandemic, meron tayong inaasahan na future na pag natapos na to, meron tayong beach na mapupuntahan sa Metro Manila na hindi na kailangan pumunta pa sa Boracay. Dito na lang meron na tayong sariling Boracay. Ito po yung dati ang tawag Boracay, yung puro burak, na kahit na puro burak, pinagtsatsagaan na mag-swimming yung mga kababayan natin na mga nasa tundo, yung mga kababayan nating mahihirap. Ito, pag nag-swimming sila, ang sasalubong sa kanila, first class na sand, white sand. Na kung tutuusin, dati naman yatang white sand dito, napabayaan lang. Kaya, salamat kay Pangulong Duterte at nangyari ito, nangyari itong milagro na wala siguro may isa na pinangarap ito. Pero ito, kitang-kita. Nandiyan, no? Ayan, no? Ginagawa. Ayan po. Kitang-kita po. Kung kaya natin gawin ito, marami tayong kaya pang gawin, hindi lang po.